Isa sa mga binabantayan sa paglalaan ng COVID-19 situation ay ang Iloilo City. Kaya naman hindi na raw magiging choosy ang mga tagroon sa brand ng bakunang ituturok sa kanila. Live mula sa Iloilo City, nasa frontline na balita si Jenny Dongon. Jenny, hi! Kamusta dyan? Yes, Paolo, good morning. Maayong aga mula dito sa Iloilo City. Tama ka nga, hindi na mamimili ng anumang brand ng bakuna ang mga Ilonggo. Partikular na ito mga taga Iloilo City. Lalo't kailangan na nila ang bakuna matapos nga isailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod dahil nasa nakakabahalang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nauna na nga hiniling ni Mayor Jerry Treñas na isailalim sa mas maigpit na quarantine protocol status ang Iloilo City. Kasabay niya ng mapilang alkalde sa IATF na tuloy-tuloyin ang pag-supply ng bakuna sa kanila. Ayon kay Mayor Treñas, mahigit 30,000 na ang nabakunahan mula sa A1 hanggang A3 category yung mga nasa healthcare workers, senior citizens at persons with comorbidities. Pero napakaliit na bilang yan kumpara sa mahigit kalahating milyon nilang populasyon. Sa ngayon, paubos na rin ang natitira nilang 1,616 AstraZeneca doses. Ngayong Mayo lang, higit times 4 ang inilobo ng COVID-19 cases sa Iloilo City pa lang. Mula April na may 226 cases, biglang sipa ito sa 911 ngayong Mayo at hindi pa natatapos niyan ang buwan. At sa dating 10 daily average cases ng COVID-19 positive noong Abril, ngayon ay pumalo na ito sa 41 daily cases average. Paolo, simula naman ngayong araw ay sarado itong kanilang City Hall para bigyan daan ng kanilang disinfection at mass testing sa lahat ng kanilang empleyado. Wala pang abiso kung kailan ito muling magbubukas. Paolo. So, Jenny, may malinaw na guidelines na ba tungkol sa travel ng returning OFWs o yung mga authorized personnel outside of residence o yung mga APOR? Sa ngayon, Paolo, ay wala pang binibigay na update yung Iloilo City LGU. Kahapon, simula nang ipatupad yung kanilang MECQ, May 23, nakapasok pa naman tayo dito sa Iloilo City. Pero mahigpit na protocols na yung ating pinagdaanan. Kailangan ng negative RT-PCR test at yung letter of acceptance. Ang malino pa lang sa ngayon, Paolo, ay bawal o may travel suspension na sa mga inbound at outbound travelers na mula dyan sa Negros Island patungo dito sa Iloilo City, vice versa. So may mga nakaschedule na meeting with Mayor Treñas with the IATF ngayong umaga, tama? So ano bang inaasahan natin doon? Yes, Paolo, this morning, 10 a.m. yan, inaasahan nga yung update dyan sa magiging travel restriction o travel restriction nga dito papasok ng Iloilo City. Pangalawa, Paolo, ay yung plano na sa ilalim sa month-long lockdown, yung top 5 na barangays dito sa Iloilo City na nagkapagtala ng napakataas ng kaso ng COVID-19. At pangatlo nga, yung update sa hinihingi nilang supply ng vaccine, lalo't paubos na ngayong araw yung kanilang AstraZeneca doses. Paolo. All right, maraming salamat, Jenny Dongon, live mula sa Iloilo City.